Hello and welcome mga Lodi dito sa ating YouTube channel. Kagabi mga Lodi, habang inedit ko yung analysis video natin about sa chapter 240 na may kasama na nga rin itong prediction sa paparating na chapter 241 and may theory na din ay mga Lodi, habang inedit ko nga yung video ito ay may lumabas nga bigla na leaks panel patungkol sa paparating na chapter 241. Sobrang nakakabigla, which is ako personally mga Lodi, nakaramdam nga ako ng pagka-goosebump dahil sa mga leaks panel na ito na lumabas. At dahil nga sa pagka-goosebump, ayan nga yung naging dahilan o nagudyok sa akin para ganahan akong gawan ito ng video. Kaya ito, ginawan ko mga Lodi. So, bali para malinaw is yung tatalakay nga natin ngayon sa video ng ito mga Lodi is yung dalawang leaks panel na lumabas kagabi, which is ito. So, yun nga. Pero, bago natin to simulan mga Lodi ay happy 40,000 subscriber mga Lodi dito sa ating YouTube channel. Grabe, sobrang solid mga Lodi. Sobrang solid, salamat sa inyong lahat. And bago tayo magsimula, I don't forget to like and follow our Facebook page na rin mga Lodi, Anime Real Quick PH. And follow nyo na rin yung IG, Twitter, and TikTok natin, Anime Real Quick PH lang din naman mga Lodi yung pangalan nun. And special shoutout na din nga pala mga Lodi sa GC namin, which is sa group chat namin. Napakasolid ang group chat na to mga Lodi, kasi alam nyo kung bakit. Kasi sa group chat ngang ito ay kasama ko yung mga kapwa ko, content creator ng Tokyo Revengers. Yeah, real talk mga Lodi. Like, Otaku TV, Pennywise, Average, Student PH, Anime Talks Review, and iba pa. At kasama ko nga rin sa GC ito mga Lodi is yung mga butihin nating mga kaibigan na nagko-color ng panel, like Fabs Art, yung pinaka-solid kong quiz dyan, tsaka Maruchan, and iba pa. Huwag sanang magtatampo yung mga hindi ko nabanggit. Mahal ko pa rin naman kayo, nakalimutan ko lang talaga ilagay sa script habang ginagawa ko yung script na to. Eh, rinirecord ko na ngayon eh. So, bali masyado na natin tong napahaba ng sobra mga Lodi. Simulan na natin to. Happy 40,000 subscriber mga Lodi. So, bali simulan na natin to. Cheese, let's go! So palitumpak yung prediction natin mga Lodi about sa paparating na chapter 241 na magiging kaganapan doon. So bali para sa mga nakapanood, nagbigay nga tayo ng prediction, di ba? Nagaya nga ng ibinigay nating prediction about sa chapter 241 na nakapaloob nga sa videong ito yung prediction natin about sa kung ano nga ba yung nilalaman at masasaksihan natin sa paparating na chapter 241 ay mga Lodi, mukhang 100% tumpak naman tayo sa prediction natin doon. Kasi based nga sa leaks panel na ito ng chapter 241 ay makikitang magpapatuloy nga yung chapter 241 sa kung saan natapos yung sa chapter 240, which is sa magsisimulang flashback story nga ni Kawaragi Senju kasama si Mikey, Baji, and Haruchi Yusanzu. At maidagdag ko pa mga Lodi bago natin talakayin yung sa leaks panel na lumabas kagabi ay mga Lodi, makikitang sa mga katagapangalang na ito ay ito na nga yung saktong masasaksihan natin sa paparating na chapter 241. At sa kung paano ko naman nasabi ay mga Lodi, based on this word nga ay sinasabing may revelation nga raw tayong malalaman sa pagitan ni Mikey at Haruchi Yusanzu. And well, gaya nga ng sinabi ko sa mga katagapangalang na iyan ay yan na nga yung foreshadowing sa makikita nating magaganap sa paparating na chapter 241. Kasi directly connected nga yung mga katagang ito sa leak funnel na ito na lumabas. And here, dito na nga tayo magsisimula mga Lodi. Let's start. So, bali nasabi kong connected mga Lodi kasi yun nga, makikita nga natin sa leak funnel na ito si Mikey at Haruchi Yusanzu. At nasa itaas naman si Senju habang nasa sahig naman si Baji. Pero yung pinakakapansin-pansin nga rito is yung madugong kaganapan. Kasi makikita nga natin dito si Haruchi Yusanzu mga Lodi na meron ngang dalawang punit sa pagitan ng bibig neto. At grabe nga yung pagdudugo neto. At makikitang si Mikey naman ay nakatayo sa harap ni Haruchi Yusanzu na nababalot ng dugo yung mga kamay nito. So bali kung papansinin nga natin ng maigi, ang agad nga napapasok sa isip natin dito ay si Mikey nga yung may gawa nun kay Haruchi Yusanzu. Kasi makikita nga natin dito yung kamay ni Mikey na nababalot ng dugo.
Pero as long as na hindi pa nga lumalabas yung official manga, ay wala pang makakapagsabi kung ano talaga yung nangyari, bakit nagkaganon. At actually mga Lodi, yung legit source nga natin na sa kanyang summary about sa naging kaganapan sa funnel na ito, ay wala nga ring nabanggit kung ano yung nangyari, ba't nagkaganon. So, bali ito nga pala yung summary sa nangyari sa panel na ito mga Lodi. At ito nga yun. There was Harochiyo with his mouth turned, Baji who fell down, and Mikey with his hands stained with blood. Everyone has changed since that day. Mikey, Baji, and Harochiyo. Everyone changed because of me. So bali once again, wala nga nabanggit dito sa kung ano yung nangyari doon, ba't nagkaganon. Ang sinasabing malinaw nga lang dito ni Kawaragi Senju na simula nga raw sa araw na iyon, simula nung nangyari iyon, ay doon na nga raw simulang nagbago si Mikey at Harochiyo Sanzu, which is kasama na si Baji. At ang diin nga rito ni Kawaragi Senju ay kasalanan niya nga raw yung mga naging kaganapan na iyon. So anong ibig sabihin doon ni Kawaragi Senju? Yeah, abangan talaga natin yung next chapter mga Lodi. Grabe, nakakapanabik na. Anyway, sa part naman na to. So bali, may isang leak funnel pa nga pala sa chapter 241 ang lumabas. At note lang, mas nauna itong lumabas sa nauna nating tinalakay na ito, yung funnel nga na ito. So bali, dito nga ay makikita natin si Shinichiro Sano kasama si Takeomi Akashi. Well, yung masasabi ko nga lang dito mga Lodi is napaka nostalgic. Kasi nakita nga ulit natin, kahit sa flashback story lang, ang one of the influential characters sa Tokyo Revengers, which is si Shinichiro Sano. So bali, ito lang naman mga Lodi ngayon sa videong ito. So bali, ako mga Lodi personally sa 2 leaks panel nga na ito, isadyang hindi na nga rin ako makapaghintay sa paparating na chapter 241. And I think, syempre malamang kayo rin. So bali, kung natuwa nga kayo sa videong ito, I don't forget to like this video mga Lodi. And bago ko tapusin ng videong ito, I once again mga Lodi, maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Happy 40,000 subscriber mga Lodi. Just keep it up mga Lodi dito sa ating YouTube channel. Let's go, road to 50,000 subscriber na tayo mga Lodi. Grabe, nakakatuwa. So bali, God bless everyone. Peace out everyone. And see you next video everyone. And yun nga, shoutout sa kanila.